Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, mag-unbox ulit tayo ng binili ko sa Lazada. By the way guys, laman ito battery. Nakakahalaga ng 814.50. Buksan na natin. Ang brand nga pala nito guys ay Extreme. So ito na ang nakita kong mura na motorcycle battery bukod kay Dayway. So nasubukan ko na si Dayway. Okay naman ang performance niya kasi dalawa yung motor ko. Yung isa is Dayway at susubukan ko at ito yung isa sa isang motor. Nasubukan ko naman ang Extreme na brand kung maganda rin katulad niya. Mura siya guys, hindi ganun kamahalan. Tapos tingin ko naman equality. Ngayon nakababoy rap ko, salamat sa seller. Ayan, Extreme motorcycle battery YTX9-BS 12 volt 9 ampere for 10 hour. Ayan, ito ang mga kasama niya, may bolt and latch at syempre ang mismong battery. So tingnan naman natin ang kanyang stack voltage. Parang voltmeter. Parang ito yung voltmeter. Set natin sa 20 volts. DC. DC. 20 volts. Parang hindi siya tinest guys ng supplier, pero hindi natin alam kung tinas nila ito bago ibigay sa atin kasi wala pang butas eh. 12.2, so mababa siya guys, 12.2. kaya ang mangyayari nito is akargahan muna natin 12.2. Ang kanyang voltage. Ina-expect ko na papalo siya ng 12.6 or 12.5 sana, pero hindi. Ibig sabihin undercharge pa siya. So tingnan naman natin i-charge, subukan natin i-charge. Okay guys, ito ang ating battery charger. Yan. May indicator siya rito. Voltage, ampere, tapos ampere per hour. Tapos meron naman dito 20, 40, 60, 80, 100%. So, ilalagay natin itong positive clip sa positive post ng battery at itong negative sa negative post ng battery. So, mataas ang kanyang nag-spark siya eh. Yan. Makita natin dito sa battery indicator 12.1, siyempre 12.1 tapos 0.0 ampere kasi wala namang load. Tapos ito umilaw hanggang 40%, so hindi siya fully charge kasi 40% lang. So i-charge natin, hintay natin na mag 100%. Balikan ko ulit kayo mamaya. So ayan guys, kita nyo yung sa battery indicator nagbiblink yung 100%. Ibig sabihin yan is nasa between 80 to 100 ang pinupuno na lang nya nasa, at ito ang voltahe nya 14.6, tapos yung ampere 0.9 yung lumalabas sa kanya, yung nilalabas ito 0.9. Hintayin na lang natin na magpuno. Shoutout kay GJ Motovlog. Yan. Subscribe kayo dyan. Okay guys, andito ako ngayon sa motor ko. Ito yung naging problema ko guys kung bakit ako bumili ng bagong battery. Since ang
Sigma ko, or ang Sigma natin is walang kickstart, di ba? Walang pa-jack. Umaasa lang tayo sa battery ng motor natin. Kaya, yan yung reading niya, guys. 9.5 volt. So, anong nangyari? Hindi ko ngayon siya mapaandar. Buti na lang, yan, meron akong baon nito. Ayan. Ito, guys, yung ilang taon na rin sa akin itong battery na to. Ito, guys, ay lithium ion phosphate. Matagal na rin sa akin ito. Dinagyan ko siya ng BMS. Lagi itong dala, guys, kahit saan ako magpunta. Kumbaga, ito yung backup ko. Tulad nung di inaasahan nangyari, nagka-abiraya yung battery ko. May nahugot ako na mapagkukunan ng supply. Ito, dini-IY ko na lang to. Yan. Yung, ano to? Extension cord to, guys. Extension cord na ikinabit ko lang sa dalawang battery post, positive tsaka negative. Tapos, para may indicator, yung positive, linagyan ko ng red band, kulay pula. Tapos sa dulo, may red band din. Para hindi ako magkamali ng saksak kung saan ang positive tsaka negative. Bawal nga lang ito pagdikitin kasi mag-spark. Ngayon, dito tayo sa battery ko. Ito ang positive. Ayun o. Ito ang positive. Ito ang positive. Ito ang negative. Ayun. Makita natin 12.8. Tapos 12.8 siya. Tapos isasaksak ko. Ayan. Pumutok ang fuse natin, guys. Sigurado. Ano ba yan? Putok na, guys, ang fuse natin. Nag-ano tayo ng saksak. Kabalik tayo ng saksak. Putok ang dalawang fuse natin. Hindi lang dalawa, siguro natin yan. Tingnan natin ito ko sa. Ah, buo pa. Buo pa ang fuse. Ito ang... putol sa loob. Nakikita ba? Saan nakikita? Ako. Buti na. Buti na may extra tayo. Ayan. May extra fuse. Ito. Alright, guys. Ito na. So, kagabi na tapos ng charging nito. Ngayon, tingnan natin yung stop voltage niya kung ilan. Ayan, 13.7. Mula kagabi, 13.0 mula kagabi. So, magandang sign na hindi nagbawas ng voltage. Hindi masyadong mababa ang kanyang voltage drop. Kaya magpalitan tayo ng bagong battery. Balikan ko kayo. So, yun, guys, nakabit ko na. Yan. Saan natin? 12.9. 12.9 dito, pero dito is 13 yan. 13. Kasi, yung ano yan na ano eh.
bye-bye. Shoutout ulit kay DJ Moto Vlog. Salamat sa'yo, pre. Hanggang sa susunod. Okay. Ligpit ko na to. Kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog.